pagsubok. Maging naman ka at magpakatata, huwag kang nasisiraan ng loob sa panahon ng kasawi ka. Manalig ka sa Panginoon at huwag kayong lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin mo ang anumang ikaloob niya sa iyo. Hilisin mo ang katustaan kahit ano ang nangyari. Kung ang dito ay binatalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayo may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahama. Kayo may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Kayong lahat ay pagpapalain niya, pasasaganain at paniligayahin magpakailanman. Tignan ninyo ang nangyari sa ating mahal Yuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasip hayop? May nangitili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumatawag ba sa Kanya na hindi niya dinilig? Sapagkat mawangin at kapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, iniligtas sa kagipitan. Kawawa ang mga mahihinang loob at kamay. Kawawa ang mga makasalanan na mapagtulwagin. Kawawa ang mga mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilin. Kawawa kayo mga nawala ng pag-asa at ayaw na makipapa. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay di sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga mag-ibig sa Kanya ay namumuhay ayon sa Kanyang mga kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya ay bigyang lugod. Ang kompusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay nakahandang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi niya, ipinagkakatiwala natin ang buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng Kanyang kamahalan ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagkaupo niya ay
sinabi ng kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga taglilitag, nagbibiging makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat mahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturin ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusi dahil sa kanilang magsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusi at pinagmimitaan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang iyong kantimpala sa langit. Ngayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ikiupo po. Pinamahal ko ang Panginoon ng Diyos. Tayo ay nag-iisa ngayon sa misa nito sa pagpaparangal sa isang taong mapala. Maaring sa matalang tao ay hindi siya mapala, pero hindi naman yun ang pinag-uusapan nito. Hindi naman nakasalalay na sa kuwala ang sinasabi ng kapwa tao. Ang mahalaga ay kung ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kung sino talaga ang mamahala. Kaya tayo ay kahihina kung sino yung ating pinapaniwalaan. Sapagkat kung ating kapwa ay nagsabi na tayo ay magiging mamahala sa pamamagitan ng kung ano-ano, sa pamamagitan ng pagkalagay ng ating security sa mga bagay, sa mga kalagayan sa ating kapwa-tao, ay huwag tayong maniniwala. Sino siya? Kung ano siya pinagkakaiba sa atin. Pero kung ang Diyos ang nagsakita, iba na yun. Iba. At ngayon, hindi siya lang sabi sa atin na mamahal ang mga abang na wala na inaasahan ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. At sunod-sunod na yung mga pangalan na sinasabi rito, na kung ang gagawin natin pangalayan ay mga tao, ay sasabihin natin, alay, hindi naman yan totoo. Hindi naman yan totoo. At ang totoo ay yung mga kapaligtaran. Pero, sino man tayo ang kuprahin ng ating Panginoong Diyos? Sino tayo upang maniwala sa sinasabi ng mundo at isang tabi ang sinasabi ng Diyos? Ipagpalagay sa ating isang tabi ng Diyos at tayo maniwala sa sinasabi ng mundo na mapalad yung mga tao may maraming pera, makapangyarihan, itinataas ng
pumataon pa. So pataon pa, dali, eh, lalabas na ito. At ano? Ano ang problema ng isang taong mapano? At ano ang nasinyalis ng isang taong hindi mapano? Ang sinyalis ay ang kawalan ng tao. Kawalan ng tao. Ay bakit ka natingin ko ng marami? Kasi natatapa ko na baka kung anong mangyari sa akin kahit pa paano, eh merong nakatapin. Eh bakit ka magsusunin na magkaroon ng mangyari? Kasi natatakot ako na kung wala ako dito, eh baka may pera yata na ako. At lahat na. Kaya hanggang ikaw ay may takot, hindi ko mapala. Ang tao ko pala ay yung tao walang takot. At saan tayo umuupan ng pinutuan o pinanglawakan o pangwalwala ang ating takot, ito yung barangay pangunay ang ating Panginoong Diyos. At ang tao ang tiwala sa Panginoong Diyos ay hindi natatakot. Kapag meron ka bang mas makapangyarihan kaysa ating Panginoong Diyos? Kaya gusto itong sinasabi rito, mapanan ang mga tao na wala nang inaasahan ko niya ang Diyos sapagat pagkakasama sa kanyang kanya. Ay bakit nagkagayon tayo yung tutunan nako sa pagkakiba ang ating inyasahan isa. Iba at hindi ang ating Panginoon Diyos. Sa unang pagbasa ay meron sinasabi dito. May nagtiwala para sa Panginoon na nasin ayo. May nanatili pa nagdiritot sa kanya na kanyang pinabayaan. May tumaw pa sa kanya na hindi niya dinidinig sapagkat pawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan at dinidinig na sa kapipinan. At ang halimbawa niya, ewan ni Bako niya, ating patron, na ating kinararalan ngayon sa San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamahan. Matagal na nang namatay si San Lorenzo Ruiz, pero hanggang ngayon, siya ay ating pinararalan. Sapagat siya ay tunay na mapala, dahil kahit manurugan man ito na kamatay niya, siya ay nagtiwala sa ating Panginoon Diyos. Yan ang tunay na mapala. Siyempre, hindi naman tayo lahat ay ginawa para maging martir. Pero parang pag-ibang paraan ang magiging martir at ito ang kundi-unti-unti paglibot sa sarili, kundi-unti pagkamatay sa sarili. At ito naman ang sinasabi dito sa mga mapapanag dito sa Ebanghelyo. Mapanag ang mga nahahamis. Nahahamis. Ang ipinagkakaiba nito ay yung mapanag ang mga pinaniligay ang kanilang sarili. Ang mga nahahamis na pinaniligay ang ating Panginoong Diyos ay walang kasdos. Pero, pag pinaliligaya mo yung iyong sarili, ikaw ay kamis. Kamis. At pag gusto mo ba na piligayan, hindi lang ako yung iyong kasdos. Pero dati yung gusto na magiging malaman yung kaya ng iyong ano, timbawa. Maligaya mo ikaw'y kumatay. Kumatay ka na kumatay, hindi mo naman tayo kumain ng santo ni Lata. Maglulungat na. Kaya hanggang gano'n na naman. Hanggang gano'n na naman. Mayroon mga tao na gusto kumigay.
yan ang mga nagiging addict. Drug addict, sex addict, gambling addict, alcohol addict. Ang gamit kita na naman nila na ang kapalit ng kaligayan ay ang pagkasira ng kanilang kasawan, pagkasira ng kanilang relasyon at pagkasira ng kanilang buhay. Ay bakit ang kagastos ay pwede ka naman bibigaya sa isang paraan na ito sila magkakamang kapalit. Pagkitiwala sa Panginoon Diyos, unti-unti ipagkagin sa mga pita ng naman, hindi magkakambi sa layos sa pagkakamon na ang tunay na kaligayan ay nasa puso at hindi sa pagkain, hindi sa mata o kumalaman kumal, hindi sa katawan. Ang tunay na kaligayan ay nasa puso. Bigay na naman ng Panginoon ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpasumpa unti-unting pagkamatay sa pride, unti-unting pagkamatay sa pagnanais ng mga number one, unti-unting pagkamatay sa pagnanais na tinalain ng kapatid. Mapalad ang mga nagtitipid mga tupad sa kalooban ng Diyos, isinasarili ang pansariling kalooban, namamatay sa pansariling gusto, at ang sinusunod ay ang gusto at ang utos ng ating Panginoong Diyos. Mapalad ang mga mahawagin at ito, hindi tinitingnan ang kanilang sarili, hindi ang tinitingnan ay ang kapwa na nakahamis, na nahihirapan, na nagduro ko ang kandamit, at isinasagot sa tabi ang gusto pangyari, manapay nakikisa, nakikis sa hapis ng ating tao. Mapalad na mga may malinis na puso, tumatanggi sa mga bagay ng mga paglalayo sa ating Panginoon Diyos at hindi sa ating mga at lahat na, at pag ito'y makarating sa dulo, mapalad kayo kapag dahil sa ating tao, nguro kayo mata, pinag-uusip at pinag-uwikaan ang lahat ng kasamahan. Pag-iwag kayo kumagalak sa pagkakalaki ang inyong tagpuntal sa lahat. Kaya binaman ko muna kapatid. Pinagsa ng mga pagbasa ay nag-ingay sa atin ang dalawang pagpipilian. Ang sinasabi ng mundo, ang sinasabi ng sarili, at ang sinasabi ng yan sa isang banda. At sa kabilang banda ay ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. At pinatatakot ng lahat ay ang kamatayan. Ito ay pinaga at tiyakap ni San Lorenzo. Ngayon, siya ay itinuturing natin mamaya. Sana'y sa pamamakita naman ng siyunting pagkandi sa sarili, paglimot sa sarili, kundi-unting pagiging martir, katulad ni San Lorenzo, tayo rin ay magiging mga tunay na pamamakita. Yan ang sabi ng Diyos. Yan ay pangangatawalan ng Diyos. Yan ay gagawin ng Diyos. San Lorenzo Luis, tunay na pamamakita. Ipanalangin. Tayo tumayo sa lahat ng anak. Sumasaw para tayo. Sa Diyos, ang makapagalingan sa lahat, na nagawa ng lahat at tita, sumasaw para tayo ang Kongres sa Kristo, isang na namin Diyos, Panginoon natin lahat, natatawang-tawang siya lang ng Espiritu Santo, pinag-anak ng Santa Maria ng Diyos, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinawa sa Cruz ng Matayang Hilipin, nanalos sa kinagroon ng mga ilma, na may ikatlong araw na buhay na mabuti, umakyat sa langit, narutog sa kanya ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magpupula ang pagkakito at upo sa mga buhay at mga makakay na tao.
sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng hindi ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, itulog natin sama ang ating mga panalangin na pinalakas ng kaalay ng buhay ng mga martir. Ang tugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pagiging. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pagiging. Para sa Santo Papa Francisco, upang patuloy siyang maging instrumento ng pagkakaisa at matatag na sandigan ng pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pagiging. Para sa ating obispo, upang bigyan pa siya ng Panginoon ang karunungan ng pag-iisip at lakas ng katawan upang maituloy niya ang malapat na pangalaga sa ating diocese. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pag-iisip para sa mga pari upang maipagpatuloy nila ang pamumuno tulad ni Jesus na naparito upang maglingkod at ialay ang buhay para sa marami sa pamamagitan ng kanilang pagdudulot sa hapag ng salita ng Diyos at kawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga pinunong laiko upang tulad ni San Lorenzo Ruiz maipagtanggol nila ang pananampalataya at ipahayag ang ebanghelyo ng buhay sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng Kristiyano, upang sa taong ito si San Pablo ay mabuksan, mabuksan ang kaisipan ukol sa kahalagahan ng salita ng Diyos at maisagawa ito sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga hiwalay natin kapatid sa pananampalataya, upang dumating ang araw na lubos nilang pag-iisa sa pananampalataya at pagpasok nila ng lubusan sa iisang kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan ng Diyos, marapatin mong aming matupad ang iyong kalooban at sa lahat ng bagay. Pagkalooban mo kami ng katag ng kalooban at pananampalataya na tinamog ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming kalooban. Amen. Thank you.
na iyong pagdamutan at tagapagin ng mga alay sa pagsasatuhan sa banal na piging. Inulog namin ito sa pamamagitan ni Kristo, magpasawala hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaasan namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraap na siya ng salamat. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Sandoray Sorbis at mga kasamahan ay parangalan. Sila ay kapanatig namin, may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay matay. Sapagat minarapat mo kanilang natularan ang iyong manat na natay ng sariling lumay. Tulad ng taglap sa iyong manat, ang mga baktir ay ang dugo ng mga baktir ay dumana. Hindi dahil sa katatagang ikas, kundi dahil sa iyong kaya na lakas. Kaya isa ng mga anghel na nagsisalo ng pagpuri sa iyo na wala mong pay sa kalitan, kami nagbubunye sa iyo ang katakilaan. Kay San Francisco naming Papa at na Benaventura naming Obispo
at ang tanang kapaligiran. Talagahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila muling mabutuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at panindabasin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa ang mahalagang Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtibong nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng karangal at pupuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magkasawala ng gana. Thank you.